Kain ko yung balahibo mo. Come on, come on. Yung mukha ni Nuko, parang ayaw maligo. Nandito tayo ngayon sa bahay ng tropang El. Kung napapansin nyo, nakapila na mga yan. Ayan. Kasi today, araw ng ligo. Okay, so ang dami kong paliguan. Isa, dua, tatlo, apat, anim, anim. Si, si, ano, si Looper, wala dito. Hindi pa kasi alam yung mga system dito ni Looper, guys eh. So, ang dami kasi ng ano guys, maraming mga dog parent, mga dog owner na talagang hirap silang paliguan yung mga dogs nila. Ngayon guys, papakita ko sa inyo kung paano ko pinapaliguan yung tropang L. Okay? Kasi ang daming aso na pag pinapaliguan, alam mo yung parang pinapatay sila pag pinapaliguan, nagwawala, talagang hirap kontrolin pag pinapaliguan kasi yung owner kasi minsan mali yung pagpapaligo. Pag nagpapaligo ako ng aso, so gumagamit ako ng batya or palanggana. Okay, tapos lagyan ko ng tubig, ayan. So kahit hindi mo napanuin, hanggang dito mo na kalahati. Okay? And then lalagay ko dito yung dog. So sa mga dog ko kasi, may mga malalaki, may maliliit. So yung mga big dogs, okay na to. Pero may, pag si Loki kasi tsaka si Lucas na yan dito, mas maliit sa kanila yung palanggana. Pero wala kasi yung makitang mas malaking palanggana, kaya ito na rin eh. So ito rin po para sa mga maliliit. Tawagin natin una si Loko. Loko, come! Loko! Ayaw mong, Lugo, come on, come on. Yung mukha ni Lugo, parang ayaw maligo. Dali na, come on, come on. Ayaw maligo, sige, di kita unahin. Si Lulo na lang yung tatawagin. Nasaan ba si Lulo? Andun si Lulo, guys. Oh. Ayan si Lulo, ang cute naman ng Lulo na yan. Ah, so tatawagin na lang natin, si Lulo na lang yung tatawagin natin. Lulo, come. Lulo. Ayaw daw maligo ni ano eh, ni Loko eh. Dito, Lulo, up, up. Up, up. Oy, gusto nang maligo lahat. Up, inside. Lupa, mamaya ka na lupa. Kasi lupa, guys, gusto na rin na un. Lahat gusto nang maligo. Isa-isa lang. Pasok muna, pasok, pasok. Lupa, pasok muna, pasok. Lupa, pasok muna, pasok, pasok. Pasok. Okay, si ano muna, Lulo. Lulo, come. Lulo, come. Dito, inside, inside, dito, inside, inside, dito. Good girl. Ayan. Mamaya, Loki. Si Loki din, mamaya. Si Loki, gusto na rin ni Loki. Loki, mamaya na. Pasok ka muna doon. Pasok ka muna. Pasok ka muna. So, tingnan nyo si Lulo, guys. Oh. Ayan, naka-ready na. Higa na kagad dito sa batsya, eh. Ayan. So, si Lulo, guys, napansin nyo, di ba? Humihiga na siya dito sa palanggana kagad. Okay? Kaya po, kasi yung mga dog po kasi, guys, mainit po yung katawan nila. Pero pagka merong isang bagay na nakapagpalamig sa katawan nila, so, ang ginagawa nila, doon sila. Yung mga aso natin, pag nainitan sila sa loob ng bahay, yung iba ang ginagawa, pupunta ng kung saan yung may basa, tapos humiga. Diba? Ito yung gagawin natin, guys, no? Okay, so maglagay tayo ng planggana, tapos lagyan din po natin ng tubig. So para pagpunta ng aso, pag nilagay po natin yung aso, uy, parang may tubig pala dito, mainit yung katawan ko, sarap pala maghiga dito, magbabad. So ito po yung shampoo ni Lulo, guys. Tropang L shampoo, Lulo scent, lavender. Ito rin, guys. Pag nagpaligo po tayo ng aso, guys, dapat hindi natin binibigla yung dog. Okay? Hindi natin, alam mo yung parang pinipilit or pinipursa yung dog. Kasi pag ganun po yung ginagawa natin, magkakaroon ng avoidance yung aso. Mas lalong matatakot. Yung iba kasi pag nagpaligo kasi, ang ginagawa nila ganito eh. Bang! Buhos ka agad ng tubig. Pero si Lolo, sana ito ha. Buhos ka agad ng tubig. Ganyan ka agad. So yung aso naman, nabibigla. Tatakbo yung aso. Siyempre, kahit tao naman, pag biglang buhusan ka ng tubig, di ba, magugulat ka. Ano ba yan, di ba? So, dapat hindi natin binibigla. Kaya sabi ko, mas okay kung may batya. Kasi, sa una, basain muna natin yung aso, yung tubig na andito sa batya. Okay, dahan-dahan lang. Ganito lang po. Okay, para hindi po matatakot yung aso, hindi po nabibigla. Pero pag hindi pa sanay po yung aso ninyo, pwede nyo nang pong talian eh. Tanong tayo yung mga audience sa'yo, no? Nanunood, oh. May tatlong audience si Lulo habang pinapaliguan, no? Di ba? So, ganito, guys. Pag binuhusan din naman natin, guys, gamit yung hose, dapat hindi malakas yung pwersa ng tubig. Okay, dahan-dahan lang. Para mas gaganahan po yung dog, imasimasi, haplusin nyo po yung dog, oh. Haplusin nyo po, imasimasi nyo rin po. Iparamdam nyo po yung himas nyo or yung haplus nyo sa katawan nila. Para mas mag-relax po yung aso natin. Tsaka lalagyan na po natin siya ng shampoo, no? Okay, pwedeng lagay nyo sa palad, tapos tsaka nyo i-haplusin sa katawan, tsaka nyo haplusin yung katawan. Ayan, ganun lang. Or kaya dito sa, lagay nyo na po sa katawan nila.
Or merong mga ano guys eh, merong mga battle na spray. Akin na 'yun din. Okay, pwede kayong gumamit ng ganitong battle, guys, para hindi po kayo mahirapan, ano? Or nakakatulong po 'to para hindi kayo mahirapan na lagyan ng shampoo yung aso ninyo, ano? Uy, na. Ayun na. Tapos lagyan mo lang ng tubig. Okay, pag kulang yung shampoo, kayo na po bahala sa timpla, no? Tapos lagyan nyo ng tubig. Ayan. Kayo na po bahala kung gaano kadami po ilalagay nyo. Kung gusto nyo mas mabango yung aso ninyo, organic naman po kasi yung shampoo natin, ano? So, walang problema po. Hindi po harmful sa dog. So, kayo na pong bahala kung gaano karami po yung shampoo ihalo nyo dyan. So, kung gusto nyo mas mabango, mas maraming shampoo ilagay. Kasi pagka may ganito kasi kayo, guys, madali na lang, oh, ganun na lang, oh, pisilin mo na lang, tapos i-rub mo na lang yung katawan niya, di ba? Ayan, oh, pisil, tapos rub na lang yung katawan, di ba? Mas madali. Pisil, tapos rub katawan. Hindi na kailangan lagyan mo ng tubig, tapos lagyan mo ng shampoo, di ba? So, madaming process. Pag ganito, may tubig na, may shampoo na rin, okay? Hindi na ganito, buhos ng, ano, buhos ng tubig, tapos lagay shampoo, di ba? So, ito yung shampoo ni Lulu, guys, ah. Kung gusto niyo po yung shampoo ni Lulu, guys, punta po kayo doon sa shop namin sa Shopee. So, hanapin niyo lang po yung Lulu Scent Lavender. Okay, Tropang L shampoo. Ito po yung shampoo ni Lulu. Ito po yung kulay. Kung sanay namang maligo yung aso niyo, guys, kahit wala sa planggana, no? Kahit dito lang. Okay, pero hindi lang natin binibigla dapat yung aso. Marami din ako nakitang video, guys, napanood na yung mga dog nila, pagkatapos nilang pinaliguan, binalawan, binasad ng tubig, hindi nila ginagamitan ng towel. Tapos okay na yon. Okay, so dapat meron din pong towel. Hindi lang po dapat yung tao or tayo ang may towel. Dapat yung mga dogs natin, meron din silang towel. Okay, kasi pag hindi po natin pinupunasan ng towel yung dogs natin pagkatapos maligo, so yung basa ng katawan nila, hindi natutuyo kagad. Lalong-lalo na sa mga double-coated na dogs. Yung mga ganyan, mga husky, nako, tagal matuyo. Okay, and then pwedeng mamaho sila, and then pwedeng magkaroon ng allergy yung mga dogs natin. May kanya-kanyang towel yan. Tsaka hindi lang po yan. Pagkatapos ng pinunasan ko ng towel, mayroon din silang blower. Binu-blower ko rin yan. Okay. Pinunasan mo ng towel, yung sa taas lang po ng balahibo nila, yung basa, yun lang po yung natutuyo or na-absorb dito sa towel. Kaya po, mas mainam. After nung pinunasan mo ng towel, mayroon din silang blower. Ito yung blower ko sa kanila, guys. Alam mo, ano to, guys, eh. Yung vacuum blower to, eh. So, hindi to ginagamit pang vacuum, guys, ha. Pang blower lang talaga nila. Malaki, malakas ang ano nito, guys, eh. So, may mga aso, guys, na hindi nagpa-blower. Kasi ang ginagawa kasi ng iba, pag binoblower nila yung dog, ganito ang ginagawa, eh. Ayun, oh. Dito sa harap, eh. Sa mukha. Napansin niyo siya. Sanay yan si Lulu. Pero, sanay yan si Lulu binublur. Pero nung ginanon ko yung mukha niya, gumaganon, di ba? So, lalo na sa mga dogs na hindi sanay i-blower. So, wag po natin pong dinidereso kagad sa harapan or sa mukha ng dog. So, mas mainam, pwede pong hawakan natin yung dog. Ganito. Lulu, come. Pwede pong hawakan natin yung dog ganito, no? So, dito lang siya sa ilalim, ganyan. Okay, sa gilid-gilid lang muna po. Dito sa likod. Okay, pero himas-himasin mo rin po yung dog. Okay? Tapos himas-himasin nyo rin po yung aso, guys, para mas mag-relax. So, mas mainam, himas-himasin din po natin yung aso natin. Ang bango naman ang bebe na to. Napakabango, guys. Habang pinapaliguan ko, binoblower, naamoy ko kasi si Lulu, parang sarap yakapin, eh. Kaya po sa mga bumili ng shampoo ni Lulu, guys, hindi kayo magsisisi. Sobrang bango po nun. So pagkatapos din naman pinaliguan yung mga dogs natin, guys, pagkatapos binoblower, so ugaliin din po natin, check yung tenga nila, tapos linisan. Ayan, so pag naglinis po ako ng tenga, pag nilisan ko po sila ng tenga, guys, gumagamit ako ng cotton buds, gumagamit ako ng air cleaner. Pero sila po kasi, guys, lagi ko pong nilinisan yung tenga nila kahit hindi pa sila naligo. So, ngayon, chinik ko po yung tenga niya. Malinis na po. So, kahit wipes lang po, no, gagamitin nyo, no? So, pwede nyo pong ilagay dito sa wipes. Ayan. Ah, may totally ba? Of course, ang gagawin nyo, guys, lalambingin nyo rin. Tsaka yung masimasin din yung dog, ano? Kasi may iba kasi na sensitive pag ginawaan yung tenga nila, no? So, aray or ayaw, naiilang.
Kita nyo guys, hindi madumi yung tenga ni Lolo eh. Nakain ko yung balahibo mo. Nalunok ko balahibo mo. Sabi niya, ano yung daddy? Nalunok ko balahibo mo eh. Okay, so and of course guys, pagkatapos maligo ng mga alagang aso natin guys, para mas bumango, gamit po tayo ng pet cologne. Okay, ito po yung gamit ni Lolo na pet cologne, ang BB powder na scent. Ito po yung Lolo scent. Okay, so mabibili nyo po to guys sa shop namin sa Shopee. Maraming salamat sa inyo guys, mag-ingat po kayo lagi, mahalin po natin yung alagang aso natin.